from London, ay dadako naman po tayo sa Paris, kung saan makakasama po natin ang isang grupo, Philcom leaders doon, na tumutulong sa mga kababayan po natin ngayong panahon ng pandemya. Nakausap po natin ang pamilya o ang asawa ng medical frontliner dito, pero sa Paris naman, ay mapalad din tayo ngayong hapon dahil magbabahagi ng kwento ng kanilang organisasyon. Ang grupo po na ito. Ang grupo po na ay tinatawag na Filipino Social Service in France, at makakasama po natin si Nelia Mistruzzi at si Bong Agustines. Pareho po sila na bahagi ng organisasyon na ito. Si Bong Agustines po ay stringer at cameraman din ng TFC News na nasa Paris ngayon, at siya rin po ay nagbibigay sa atin ng update tungkol sa mga sitwasyon dyan at yun pong mga kababayan natin na tinamaan ng COVID-19. Bong at Nelia, magandang hapon po sa inyo. Bong and Nelia, nandyan po ba kayo sa linya? Hi, Bong! Bong? Bong Agustines and Nelia Mistruzzi, na sa kabilang linya po sila. Mahirap yung kanilang signal dyan kasi nasa Paris sila ngayon. Pero hopefully ay makapag-connect. Bong, are you there? Wala tayong marinig sa ating mga kasama, mga bisita natin mula sa Paris na dapat ay kasama natin sa discussion ngayong hapon. Kasi Jean, bigyan lang natin sila ng overview. Yung napag-usapan natin ngayong hapon, tungkol din sa pagsusulat ng last will. Pero yung sa France naman, mayroon tayong mga kababayan na tinamaan ng COVID-19, at nabanggit mo nga kanina, yung wala doon ang kanilang pamilya at kailangan silang iuwi sa Pilipinas. Ang mas mahirap na sitwasyon pa, mayroon din tayong mga kababayan na nasa France na undocumented. Jean, nandiyan ka ba? Hindi ko narinig yung last question mo, but anyway, so we go to my segment. Okay, sa France, actually, napakarami din ng mga namatay sa COVID, no? COVID-19. 27,529 ang namatay na as of yesterday. So napakarami, pang-apat po sila sa Europe sa dami na namatay. So siyempre, marami ring mga Pinoy na naapektuhan, siyempre namatay. At sabi mo nga, marami sa kanila undocumented. So, pagka po ba sila ay namatay sa France, pwede po ba maipauwi ang kanilang bangkay? Okay, so kung papauwi ang bangkay, pwede po bang iuwi yung buong katawan? O tulad dito, kinikremate lamang ba ang katawan at ang maiuwi na lamang ay abo? Okay, so Chad, pwede pakiisyo na yung slides. Okay. So, pagka po buong katawan ang gustong ipauwi, nandito yung mga requirements, no? Ito po ay galing sa website ng Philippine Embassy at ng Philippine Airlines at iba pang mga websites. Okay, pinagsama lang po namin. So, una, kailangan nila ng death certificate, embalming certificate na nalinis yung katawan nung namatay, at kailangan meron pong certificate na walang infection ang namatay. And then may tinatawag po na out of country removal certificate, kung dito out of England removal certificate. And then kailangan meron deklarasyon na inihanda nila mismo yung katawan para sa shipment. Okay, so maaari po may konting pagkakaiba kung sa Paris at Inglaterra, pero generally yan po ang procedure na kailangan sundin ng mga tao. The next slide, please. Okay, so kailangan din po dyan sa pagpapadala ng buong katawan na may deklarasyon kasama yung flight details
at kung saan ipadadala ang namatay. Okay, so Manila ba o probinsya? At kailangan po yung details page ng namatay, yung passport niya. At may bayad £22 ang Philippine Embassy para mag-issue sila ng consular mortuary certificate. So normally po, pagka hindi naman pag hindi po delikado yung namatay, chine-check pa po nila yan. Yung kabaong, may crate pa yan. Okay, so ito naman po, ang slide na ito ay tungkol sa cremated remains. So ibig sabihin, abo na po ito. Halos katulad din, pero may konti lang pagkakaiba. So siyempre, kailangan po ng death certificate, may cremation certificate, at kailangan may certificate na sasabihin ng crematorium na ang abo na, na nakalagay sa urn, yung pong lalagyan, ay abo lamang na namatay. So hindi po pwedeng sama-sama. Kailangan po nila yung passport na namatay. Next slide, please. Ayan. At kailangan din po nila, siyempre, na passport kung sino yung magdadala ng abo sa Pilipinas. Siyempre, kailangan po nila yung flight itinerary, yung bayad nila, at kung saan po ipapadala o saan dadalhin yung abo pagdating sa atin. Okay, next slide, please. Okay, so ano po ba yung mga gastos sa pagpapadala ng katawan? Okay, so ito po yun. So, kailangan po kayo makipag-usap sa isang funeral director dito sa UK or kung sa France. Hindi po yan pwedeng basa-asikasuhin ng isang nagpapadala lang ng cargo. Kailangan po funeral director. At ang gastos po dyan ay depende sa kung gaano kalayo at kung gaano kabigat ang namatay. And then, depende po saan po ba namatay yung tao, sa probinsya ba, baka ite-train nyo pa o may sasakyan pa, may karo na dadalhin sa airport. At pagdating naman doon sa atin, kung taga probinsya po, ililipat pa ba ng eroplano o may ambulansya po ba o karuahe na magdadala sa probinsya. So kailangan po both sides ay meron kayong arrangements. And then of course, nakasilyado po dapat ang katawan. Lalo ngayon, siyempre, ang COVID po ay kinakatakutan ng tao dahil nga very infectious. Yeah. So maaari pong itong ganitong pagpapadala ng buong katawan ay hindi pwede sa ngayon. Pero ito po yung normal na procedure. So, kung papadala po nyo, kailangan nakasil talaga siya. So, may container, tapos may kabaong, at meron pong crate. Yung crate, kailangan may hawakan. So, hindi po pwedeng basta box lang siya. At baka bumagsak, ay nako, delikado po yun. At saka, kailangan pong alam nyo, kailangan ba ng refrigeration ng katawan. Ano, pagdating sa Pilipinas, napakainit. Kung ilang oras ang pag-uwi sa probinsya, naka-refrigerate po ba yung katawan? Kasi baka mabilad siya ng husto sa araw. Next slide, please. Okay, so pagdating po sa atin, siyempre may funeral arrangements, no? Maglalamay pa rin po ba? So kailangan po, nakahanda kayo, ano yung mga gagawin nyo kasi baka gusto silang makita ng pamilya, mga kaibigan, mga kapitbahay. So kailangan nakahanda lahat yun. Yung paglilibingan sa kanya, kailangan po nakahanda rin. Ngayon, tungkol po sa gastos, yung pong 3,000 sa paligid ko, actually parang maliit siya, no? Kasi ang iisipin nyo dito, yung pagpapadala ng bangkay, then yung kasama niyang mag-a-accompany. So, maaari po kayong lumasos ng mga 10,000. Okay. Next slide, please. Okay, so kung abo naman po ang pag-uusapan, parang mas madali po siya, no?
Ay, teka, medyo mali na ito. Paki-next slide, please. Mali din siya. Chat. Next slide. Isa pa. Sige. Kung magpapauwi ka ng katawan sa Pilipinas, imagine up to 10,000 pounds. Yes. That's a lot of money. Really is. So medyo naputol po yung naputol po siya. Pero so ituloy ko lang yung requirements. Mm-hmm. So, pagka po yung ashes ang papadala, actually pwede po naman siyang dalhin as hand carry luggage. Allowed po yan sa Philippine Airlines. So, mm-hmm. sa ibang airlines po, siguro allowed din. Kaya lang, kayo ng stopover pa kayo sa, I don't know, Middle East, baka magka-problema pa. So, diretso na lang po sa Philippine Airlines, allowed siya as hand carry luggage. Basta po merong death certificate at cremation certificate. Sa iba pong bansa, minsan humihingi muna sila na yung ashes ay makita sa isang plastic bag na malinaw o clear bago ilagay sa sisidlan para po ma-x-ray nila kung talagang abo lang yung laman noon. Okay, so again, yung pong abo, yung paglalagyan na sisidlan ay kailangan pong protected against breakage. So kailangan may cushion siya kasi baka nga naman mabasag sa aeroplano ay tapos sabog yung abo. Okay? So yan po. So kung meron po kayong questions, pwede po natin sagutin. Ang pinakapuntos lang po dito is sa ngayon, ang katawan ng nahawa o namatay sa COVID ay mukhang hindi pwedeng ipadala ng buo. So maaaring ang magagawa lang po ninyo ay ipadala yung abo. Pero kailangan po tayo mag-intay na ma-lift yung lockdown pagka may flight na ulit tayo. Rose? Okay. Jean, yung nakikita sa video ngayon, ito yung video na nakuha or shinoot ng ating stringer doon, ng TFC stringer at officer din ng Filipino Social Service in France na si Bong Agustinez. So kung makikita po ninyo, mas marami yung nakaka-attend ng funeral service sa France. It must be a file video, pero kaya nga gusto natin siyang makausap dahil gusto ko rin i-clarify kung ito ba ay panahon ng lockdown. Kasi parang ang dami, Jean, kasi dito sa UK, 10 lang ang pinapayagan. Ano? Ang natatandaan ko rin sa France, mayroon silang pwedeng magkaroon ng misa dito, hindi na pwede. Mass. I think doon sa mass, 10 pa rin lang. Mayroon, pwede naman po yung misa sa during the service yata, pero 10 people lang. Pero kung magpapamisa, ang gusto natin... Wala silang social distancing. No. Din. Baka file copy lang siya. Yeah. Baka. Kaya magandang makausap sana natin si Bong, pero nahihirapan pa rin sila na mag-connect. Kasi wala pa rin silang mask dyan. No? So it must be a file video. Kasi wala rin mask. Wala rin, hindi rin nakasuot ng mask, hindi, walang social distancing. So, it must be a funeral na bago pa yung pandemic. Ngayon, kaya po sana itong Filipino Social Service in France ay magiging part ng discussion natin kasi yung grupo na ito ay tumutulong sa mga kababayan nating Pinoy. Kasi nabanggit mo, Jeannie, sa UK, up to 10,000 pounds ang pwedeng gastusin ng isang ng pamilya. Paano yung karanasan ng mga undocumented na wala pong pera ang pamilya at ganun din ay wala rin silang naipon. Yung namatay, wala rin siyang naipon o paano mo pa ma-access yung pera niya. Kaya nagtutulong-tulong sila, nag-contribute, humihingi ng tulong sa ating mga kababayan para ma-erase po yung up to 4 to 5,000 euros para ma-repatriate ang labi ng kababayan natin. Kaya may point of clarification din ako dahil yung may ni-repatriate o tinulungan ang grupo na ito, pero gusto ko rin i-clarify kung mayroon ba siyang COVID-19. Yeah. Kasi kung COVID-19 yun, papayagan pa ba siyang i-accept sa Pilipinas, tanggapin sa Pilipinas ang remains o ang katawan ng tao na ito o ang labi na ito?
Oh, okay. So palagi ko hindi siya tatanggapin, no, kasi nga napakahigpit ngayon. Siyempre, in fact, pag umuwi ka sa atin ngayon, supposed to be may 2 weeks quarantine. Paano may ko-quarantine yung namatay? Diba? So ang palagay ko, ang pwede lang sa ngayon, but you know, our embassy colleagues could correct us, ay yung assets lang talaga. Kasi yun ang pinaka-safe. I see. Okay. Yun sana, mag-clarify natin sa grupo na ito, dahil sila ay nakapag-uwi po ng katawan ng kababayan natin na namatay. But I wanted to clarify kung COVID-19 ba ito or natural causes yung kanyang pagkamatay. Kasi kung COVID-19, mahihirapan talagang pumasok sa Pilipinas. So baka hindi pa nga ito talaga makaalis ng France, no, Jean? But unfortunately, mahina yung signal ng Ninabong at ang kasama niya na si Nelia, na presidente ng asosasyon. Kaya hindi natin ito maklarify sa kanya. Pero ang video po na yon ay shoot or na nakuha ni Bong Agustines sa isa sa mga paglilibing po sa France. But I wanted to clarify sana kung ito ay yung panahon ng pandemic, kasi kung nakita niyo yung video, ang dami nila, no? Ang dami nila doon sa sa video na yon. Bawal yun, bawal. Oo. So yun po ang sitwasyon ng last will and testament, pati na rin yung pag-uwi ng labi ng namatay nating kababayan sa Pilipinas. Meron mga ibang nakikisama sa ating diskusyon sa Facebook discussion here. May tanong po mula kay Dayan. Is it correct that if the deceased, can we put that on, Chad? It is correct that if the deceased is a Filipino citizen, the substantive issues of inheritance, example, successional right, is governed by PH law and not the foreign law? Para kay Crystal ito. I suppose it's two separate jurisdictions, you know. Kung ikaw ay Filipino citizen, so let me just read the question. Is it correct that if the deceased is a Filipino citizen, the substantive issues of inheritance, for example, successional right, is governed by PH law and not the foreign law? And you may be right. It could be an inheritance issues that is governed by the Philippine law because she is a Filipino citizen. And that's, you know, technically right. But under UK law, there is no requirement that you have to be British. So if you do have assets in the UK or properties in the UK, then it will be governed by UK jurisdiction, by UK law. Okay. And meron pa rin isang tanong dito mula naman kay Rainier Ballesteros. Natatandaan ko ito si Rainier ay anak po ito ng isa ring frontliner na pumanaw because of COVID-19. So what, siguro pwede na, hi Ma'am Rose, I just want to ask if what papers are needed for a tourist visa for my dad po sana. Matulungan ko siya at makasama siya when fixing all the papers. O kasi po ang namatay dito si Melo Jean Ballesteros, frontliner ng National Health Service. Ang tatay niya ni Rainier ay nasa UK. Gusto niyang ayudahan o tulungan ang kanyang tatay para maayos ang mga dokumento o papeles related to maybe properties and etc. Jean? Okay, so yes, Rainier, pwedeng-pwede kang mag-apply ng family visa, urgent family visa to join your father because the embassy will understand that these are abnormal times and your mother died as a frontliner. Ang isa lang problema sa ngayon is ang mga visa application centers around the world ay sarado. So, ang suggestion ko is prepare your application, submit it now online, and submit the death certificate of your mother and all the support papers na meron kang tutuluyan dito. Ini-invite ka ng dad mo para matulungan siya. And submit it now so that they can approve it as soon as the lockdown is finished para makapag-submit ka ng fingerprints mo
at pictures sa Visa Application Center sa Manila. And then hopefully you'll be here in no time at all. Rainier, nakikiramay kami sa iyong pamilya. Sa iyong tatay na nandito sa UK na na-interview ko rin siya at nagbahagi ng kanyang kwento, yung nakakaranasan niya sa pag-aalaga sa iyong nanay nandito sa UK, medical frontliner nurse po siya, veteranang nurse din sa United Kingdom. Kung meron pa po kayong, kung meron ka pang tanong na gustong linawin related to visa, don't hesitate to inbox us kung makakatulong kami sa inyo, lalo na ang ating immigration consultant na si Jean Alcantara at si solicitor natin na si Crystal Diaz ay tutulong kami sa inyo para to clarify some of your questions. Ano? Siguro, Jean, bati tayo sa mga nanonood ngayon kung may mga tanong pa sila. Isa lang muna, kasi may tanong tayo doon sa video na plinay kanina on funeral in France. Sabi ni Alvin Umaho ng Italy, sa Italy, bawal ang gathering of more than 15 persons sa mga funeral service. Sa UK naman, 10 tao lang. Yan ang pagkakaalam natin, Jean. Tama, di ba? That's right. So mali talaga yun. Thank you, Alvin. Si Alvin po, yan ang isa sa mga active sa Italy, sa Roma, hindi lang sa correspondent siya ng media, but also in advising people. Meron po siyang programa sa YouTube na pinapalabas niya every week, ano? And so thank you for advising our community there. Pagbati naman sa ating mga nanunood ngayon at nakasubaybay, Christina Juan, nandyan po siya. Elmer Eclarinal, nasa taga United Kingdom po ito. Malayong kamag-anak ko. At ang ating associate producer, si Jay, thank you for supporting us in the live discussion. Sino pa ba? Si Kat Alcantara. Dory Reyes Polo, watching from Germany. Hello, Sir Jean, Attorney Diaz, and everyone. Si Darmin from Belgium. Darmin, thank you sa tulong mo last week. And now, kung may question ka, tanong mo lang kami. Okay. Former ambassador in Lebanon, her body remains were air transported home through international health certificate where the person passed away of the issuing state. Die of contagious disease. What is COVID? Sino ito? Si Jerfil. Alimane Jerfil. Yeah, but we don't know how they did this, but of course the ambassador would be a representative of the Philippine government. So presumably the arrangements were specific and special. Kung katawan niya mismo na iuwi. Oo, kasi po ay syempre alam naman natin yung iba ang passport ng mga diplomats na hinahawakan, ano, at saka may diplomatic immunity sila pag nasa serbisyo. Kaya pag-repatriate sa kanya, malamang ina-assume natin na iba rin ang kondisyon nito o iba rin ang batas na sumasaklaw dito dahil sila po ay diplomat at head of the post pa ang namatay, yeah, sa Lebanon. Ito naman, yes. Mayroon pa po ba tayong oras para sa iba pang tanong? Good afternoon po. I just want to ask, Mom passed away last month here in London. Ano po ang documents needed from Philippine Embassy? Actually, Jeanette, sinagot po natin siya kanina. Pwede po niyong balikan yung slides. But just to repeat, kasi marami po sila, no? Hingin po niyo yung death certificate. Kung kinremate na si Mami, yung cremation certificate. So siguro po, the best thing is we can send you later. We can upload kung ano po yung mga requirements para makita. We're on YouTube as well, right? So this will be shown on YouTube. So you can watch that later as well. Oo. Jeanette, nakikiramay kami sa iyo at sa pamilya mo sa pagkawala ng nanay mo for this time. COVID related ba yung kanyang pagkamatay? Kailangan din kasing ma-clarify
yun dahil dun sa explanation ni Jean, iba po yung procedure na kailangan yung sundin o maaring hakbang na kailangan yung gawin ngayong panahon ng pandemic, kasi kung i-repatriate yung katawan, kung COVID ang kinamatay, I think mahihirapan tayo ngayong panahon. Kaya importante sanang nakasama sa atin sina Bong Agustinas mula sa Paris, kasi nakapag-repatriate po sila ng labi ng ating kababayan sa Pilipinas nitong nitong buwan na ito lang, earlier this month, pero namatay I think noong Marso. Peak din ang pandemic dyan sa France. But maybe we'll try again next week para makasama natin yung grupo ng Filipino Social Service in France. Dahil mahina yung signal nila, hindi po sila nakapag-connect. So marami tayong ika-clarify sa kanila. Si Hani Agustinas. Hani, maraming salamat sa pagtutok ninyo. I know that you were waiting na makapag-access, pero talagang hindi, mahirap yung internet connection ninyo. Pagbati rin mula sa amin dito kay Marilyn Thompson. Dan Revelo is watching also. Hello, Dan. Thank you for watching. Hey, Dan. And Marilyn. Mga kaibigan po natin ito. Mga kaibigan po natin ito dito sa London. And so, Jay, of course. Ating mention our team. Rose. Our team, yes. Okay, so higit isang oras na po yung talakayan natin. Medyo na-extend tayo dito because yung kwento ng ating kababayan na balo. Tama ba yung salitang balo? Is it for a guy or for a girl? Yes. Meron ba siyang gender? Both. Or it's both, no? Oo. So nabalo po siya. Ang kanyang asawa ay frontliner, nagtrabaho na nurse sa National Health Service, at namatay po nitong Marso. Na-cremate na siya at nagbahagi siya ng kwento ng kanilang buhay at nagbigay rin ng payo. Tinalakay din po natin ang paghahanda ng Last Will and Testament. Bakit importante ito ngayong panahon? At si Jean Alcantara ay tinalakay yung pag-uwi ng labi. Ano yung mga kailangan gawin ngayong panahon ng pandemic para kung gusto ninyong i-repatriate ang labi ng kamag-anak. At kung ito po ay ashes na rin. Jean? Yes, and I just want to greet a few other people. There's Danny Muyot, of course, Aling Carmen Hickey, Lino Lopez. So marami pong salamat sa pagsuporta nyo ngayong hapon. And that's it. So really, salamat po kay Boyet sa kanyang pagpapaliwanag kanina tungkol sa nangyaring kasawin palad na mga pangyayari sa buhay nila, at ano yung mga natutunan nating lessons na sana po may apply din natin sa ating mga sarili, kasi napaka-importante po, kahit sino sa atin ay pwedeng tamaan, wala pong sinisino ang COVID-19. So lagi po tayong handa maski pa paano. Crystal? Yes, I just like to say, stay safe, stay alert, and do look after yourself. If you feel like you're getting something, you're feeling ill, just contact NHS 111. Obviously, please check their website. And if you have anyone to help you or to take you to the hospital or whatever, please do ask for help. But that's it for now. And because Rose is frozen, I can't see her now. But can I just add, I'd like to say happy birthday to my stepdad, Pascal Hickey. So it is his 71st birthday today. He's self-isolating. So, you know, he's one of the vulnerable, because when you're over 70, you cannot, you have to stay in lockdown. So please stay safe. Okay. Bago po tayo magpaalam, ay gusto naming ipakita sa inyo itong pinadala ng ating mga frontliners. So yun, ito po, ng ating mga frontliners ngayong panahon ng pandemya. Kahit paano, nakakapagpangiti sa atin itong mga TikTok dance na nabuo nila during a break. So again, sumasaludo po tayo sa ating mga frontliners sa National Health Service,
at yung mga medical frontliners po natin, kung nasa private sector man kayo, kung nasa care home kayo, saludo po kami sa inyo. Thank you for your service to this country. And thank you for making us proud. Mag-ingat po tayong lahat. Ngayong hapon po, sinamahan ako ng ating co-host na sina Crystal Diaz at si Jean Alcantara. Maraming salamat po for tuning in. Abangan po ninyo kami next week para sa usapang COVID-19 lockdown at sa Immigration 101. Again, you can message us para po sa mga topic na gusto po ninyong bigyan ng clarification o klaruhin, o may mga tanong kayo na gusto ninyong masagot. Magandang hapon po!